Welcome po muli mga kaibigan sa ating pong programa dito sa Power Cells. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan, Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Ating pong binigyang daan ang ating pong topic several days already. Ito po ay tungkol po sa thyroid awareness, mga kaibigan. At ating binigyang highlight ang pinaka-close partner ng iodine na siyang selenium, mga kaibigan. At napakaganda po yan, no? Para sa ating mga kababayan, ating gawin itong exemplified, no? Lalo na sa practicality. Kasi good news po yan, mga kaibigan, kung marami sa ating mga kababayan na mayroong mga suliranin sa thyroid na magkaroon ng lunas, mga kaibigan. So, yan po ang objective natin. At pwede mangyari po yan kapag gawin nating praktikal o isa sa kabuhayan natin yan. I-share natin, mga kaibigan. No? Ang ating bigyang daan ngayon, itong symptoms of iodine deficiencies. So, ano po yung mga symptoms, mga kaibigan? Ayon po kay Dr. Blaylock, siya, ang pangalan niya ay si Russell. Siya po isang expert na neurosurgeon, mga kaibigan. Author, lecturer, and educator. Ang sabi po niya, a decrease in iodine intake coupled with an increased consumption of competing halogens, fluoride, and bromide has created an epidemic of iodine deficiency. In America, and this seems to be in part responsible for skyrocketing rates of breast cancer. Ay, mga kaibigan. Oh, yan ha. It makes total sense that iodine, one of the nutrients that when deficient leads to breast cancer, would also help to cure it. Yan, maganda. Oh, kung pagkulang pala sa iodine, very high ang risk na magkaroon ng breast cancer. Kapag sapat, very high naman ang chance na maiwasan ang abnormality na magdala o maghatid sa pag-develop nitong cancer. O, di ba, mga kaibigan, napakaganda yan. No? Now, remember, itong tinatawag na halogen family. Ang halogen family ay comprise the trace mineral like fluoride, bromide, iodine, etc. mga kaibigan. Now, this halogen family of trace mineral, these are competing with dominance, mga kaibigan. Halimbawa, kapag mahilig tayong pag mataas ang bromide sa ating katawan, yun ang maging dominant. Ang mga minor na trace mineral, palalayasin niya yan. Ganun siya. Dominante. Halimbawa, mataas ang chlorine or fluoride sa katawan ng tao, maging dominant yan. Ang iodine, kapag kunti, lalong lalayas yan. Yun po ang problema. Kaya iwasan po natin yung mga pagkain, mga kagamitan na mataas po sa bromide, chlorine or fluoride, mga kaibigan. Kasi hindi maganda yan. Kaya alam, pag inom ng tubig na may chlorine, naku, mga kaibigan, hindi talaga maganda yan. Ha? Lalong maging deficient ang isang tao ng iodine kasi nagkukumpit sila for dominance. Ang mga tinapay na may bromide, naku, mga kaibigan, iwasan yan, lalo na doon sa mga may mga symptoms na sa thyroid problem. Wala na, mga kaibigan. Yan ha, ating binigyan daan yan para may laban tayo, mga kaibigan. Kahit na sige kang take ng mga minerals, kung mayroon pang mas dominant doon, magkasama lang naman sana sila, pero di-compete, mga kaibigan. Kaya kailangan more on organic yung source of mineral. Na hindi sila mag-away-away ba? O, magsisipaan sila sa isa't isa. Kung sino yung pinakamalakas, yan yung maging hari. Mabuti kung sisipain lang niya, palayasin talaga. Kaya maging deficient ka talaga sa iodine. Okay? Now, iodine and breasts. Binigyan din yan, mga kaibigan.
Evidence-based research supports the possibility that breast cancer may be an iodine deficiency disease. So iodine accomplishes the following. Desynthesizes estrogen receptors in the breast, reduces estrogen production in overactive ovaries, reduces fibrocystic breast disease, which often precedes breast cancer, causes more cell death than the chemo drug fluorouracil. Just imagine that, mga kaibigan. Mas mataas yung capacity ng iodine na mag-switch the abnormal cells into apoptosis compared sa chemotherapy. O, di ba? Particular, binanggit dito. So, napakaganda po, mga kaibigan. So, anong gagawin natin? Adi, ito na. Hanap na tayo ng mga better organic sources of mineral. Isa sa mga nakakatulong dito ay nigari. By the way, mga kaibigan, take note. Ang allium sa tibo, mayaman yan sa iodine. May zinc din yan. At mayaman din yan sa selenium. So, nandiyan na po ang mga trace mineral na kailangan po ng ating system. Ganda po yan, mga kaibigan. So, ito, mayroon pa po dito research. Reduce estrogen production in overactive ovaries. Wow! Very good, mga kaibigan. So, maiwasan din yung mga abnormalities na na-develop doon sa ovaryo, o yung mga PCOS, o mga cyst, or cancerous. Maiwasan yan. Basta sapat sa iodine. So, remember ha, yung mga halogen family, yung halogen family of trace mineral, wag nating ignore yan. Kasi kung ano yung dominant na na-expose tayo, yun ang pinakadelikado. Okay, mga kaibigan? Medyo malaking bagay yan. Now, ang tanong dito, saan ba ginagamit itong bromide? Bromide, ha? O, so, tingnan natin. Bromide uses pesticide. Naku, mayroon din palang bromide yung pesticides. Computers. Ala, pati computers. Some sodas. Mayroon din. Some Gatorade. Naku, ano ba kayan? Fabrics. Dyes. Mattresses and furniture. Ayayay. So, mandami yan. Na? Car interiors. Ay, magandang sasakyan mo, bago, mabango. Yung pala, mayroon ding bromide. Naku, mga kaibigan. Kung mayroon ka ng problema sa thyroid mo, sa kakalanghap mo, akala mo, saya-saya. Yung pala, lumaki na yung liig, no? Hot tub cleaners. Naku. Some cosmetics. Ay, pati cosmetic, mga pangga. Gumanda nga ang labi mo, pumula. Kung may boyfriend ka, pag nahalikan niya, nawala naman yung pula. Peke, manggid. Ritas na naman. Naku, may bromide. Kawawa ang suso. Some hair products. Ay, pati sa buhok. Mm-hmm. Extermination products, prescription drugs, cell phones, fabric softeners. Naku, mga kaibigan. So, sobrang daming bromide sa ating environment. Kaya mag-dominate yan, mga kaibigan. So, take note para hindi tayo kawawa nito, mga kaibigan. These are the factors that really cause deficiency of iodine, and that can be very high risk, mga kaibigan, no? So, mas mabuti nang alam natin yan para meron tayo maiwasan ba, mga kaibigan? So, yan ha, mga kaibigan. In general, iodine deficiency affects motor skills, decreases reaction time, manual dexterity, muscle strength, and coordination. Lower IQ readings were registered in people who are iodine deficient. So, yung IQ, naku, mga kaibigan. In pregnancy, an iodine deficiency can cause ADD or mental retardation in the fetus. Ano po yan? Cretinism. Naku, mga pangga. Ayaw natin magkaroon ng anak na special ba? Okay lang sana yung word na special child. Naku, hindi naman pala maganda. Kawawa naman pala yung bata na special.
Bakit ba ganun ang pinangalan ng special? Ayan, mga kaibigan. Now, how much iodine ang kailangan? Ayon po kay Dr. Abraham's research, the optimal daily dose of iodine for a person is approximately 12.5 milligrams. Quote and unquote. So yan po yung daily recommended allowance, no? This amount of iodine is very close to the 13.8 milligram average intake of mainland Japan or Japanese. Ayan, mga kaibigan. So sa Japan, ang required doon 13.8, almost 14. Pero sa America, 12.5. So okay na rin yun, at least mayroon. Siguraduhin natin, mga kaibigan, sapat tayo niyan. Now remember, kahit na sapat tayo sa iodine, kulang na kulang naman, deficient masyado sa selenium. Remember, yung T3, yung T4, hindi makonvert yan into T3 kung kulang ka sa selenium. Kaya problema pa rin yan, no? The regular RDA or recommended daily allowance of 200 micrograms is not sufficient. So yan po, mga kaibigan. Especially when the presence of bromide, fluoride, and chlorine interferes with your iodine levels. So anong mangyari diyan? You can see here in the simple illustration or graphic, mga kaibigan. Kapag mataas po ang bromide, halimbawa, magnanakaw yan. Or when stiff bromide exposure infiltrates the air, soil, food, our cars, our mattresses, and more, what does this do to iodine? Anong mangyari? Iodine recedes. Ibig sabihin, mag-decrease. Then ano naman ang mangyari sa bromide? Mag-increase. So yun na, mga kaibigan. Doon na pumapasok ang problema. Mga parekoy, mga ma'am, mga guwapa. Mahirap na pag hindi tayo mag-seryoso-seryoso dyan. Nako! Yung guwapa, mabawasan talaga eh. Buti kung mabawasan lang, kung talagang mapalitan ang pagiging pangit ba, paano naman magwapa? Maganda sana ang mata. Kaso lang mag-bulge man. So, magsiga ba sa Bisaya? Kalain. So, hindi maganda ha. Tapos, very high pa ang risk na magkaroon ng breast cancer. Nako. Sobra nang pahirap yan, mga kaibigan. Kaya huwag nating pabayaan yan. Kung sa mga kababayan natin na gustong magtanong sa kanilang mga kalusugan, magpadala lang po kayo sa inyong mga mensahe dito po sa ating Facebook page, The Power Cells. Ating bigyang daan yan mamaya-maya, mga kaibigan. Sabi dito, if there is a long-standing iodine deficiency, one may experience hypothyroidism for a while or have a sore throat with a slight thyroid swelling. Ano yan? Long-standing iodine deficiency na yan. Kaya yung mga tumataba ba, mayroon na yung hypothyroidism. Kapag hindi yan nabigyang atensyon, tuloy-tuloy na lang yan hanggang mag... talagang ano na, sobrang laki na ni ma'am. mayroon talaga yung inferiority complex, mga pangga eh. Bakit? Guwapa ka noon, ay lumaki naman yung baywang mo. Pag magpa-sexy-sexy ka, kahit na maghubad ba, sabihin man ang lalaki, yok! Kalain! So hindi na, talagang, para maiwasan yan, mga kaibigan, i-correct natin yung thyroid gland. Normal lang, madali lang mag-slim kapag okay ang function ng thyroid gland, ha, mga kaibigan. When lacking in iodine, the thyroid tissue expands in order to glean more iodine from the bloodstream. So, bakit na slightly ha, na mag-expand yung thyroid gland? Hindi pa naman nagkaroon ng goiter. Mag-expand siya kasi hinahanap niya kung nasaan yung iodine. Lahat ng dadaan na iodine, talagang yayapusin niya kaagad yung kasi kulang na kulang siya sa iodine. Yan, mga kaibigan. Bromide toxicity manifests as lethargy, depression, dark thoughts, naku, mga kaibigan, brain fog, constipation, leg and hip
pain, acne, rashes, and other symptoms. Yan, mga kaibigan, ang bromide toxicity. Ay, hindi maganda na ma-expose tayo ng sobrang yan. Ha? 5 ml of natural salt sodium chloride mixed in a glass of water is taken to counteract this reaction. O yan ha, maganda yan. Pwedeng gawin yan para ma-neutralize yung toxicity ng bromide. Hypothyroidism or underactive thyroid gland and iodine deficiency results in a lack of thyroid hormones and affects mitochondrial receptors within cells that release energy. So, apektado. Kaya manghina tayo. Mag-reduce yung energy natin, yung ating pagiging energetic, mag-reduce yan. Iodine is required for making T4 called thyroxine that contains 4 iodine atoms. A low body temperature and slower metabolism are symptoms of hypothyroidism. Yan ha? But they will persist if T4 is not converted to T3. Yan, mga kaibigan. The active form, itong T3, regardless of iodine intake due to a lack of enzymes that require selenium. Kaya, kahit na mayroong kang sapat na iodine, kulang ka sa selenium, yung T4, hindi yan makonvert into T3. Remember, the active form of iodine that the body uses is T3, not T4. The thyroid gland will metabolize this iodine into T3 only 20%. 80% of this T4 is converted further into T3 in some part of the body like kidney and the liver. So the body are using all of this much more the thyroid gland. Mga kaibigan. Kaya naku, mga kaibigan, ito yung mga bagay na nabanggit natin, no? Very important ito para magkaroon po tayo ng proper nutrition sa ating katawan. Thyroid hormones play vital roles in regulating the body's metabolic rate. Ano po yan? Heart and digestive functions, muscle control, brain development, and function, and the maintenance of bones. So you see, ang thyroid gland is involved in the general metabolism of the body. Kaya kapag naapektuhan yan, mga sir, mga ma'am, mga tatay, mga nanay, mga lulu, mga lula, ay talaga naman, ang gwapa, mabawasan talaga. Yung iba, hindi talaga nabawasan. Talagang kawawa eh. May kwento kasi sa amin yan eh. Meron kaming kasamahan doon sa Cagayan Banda. Gwapa daw yun, talagang gwapa, sabi. Wow! Nako eh, noong nagkaroon siya ng Graves' disease. Thyroid problem yun, ha? Goiter. Naku, mga kaibigan. Pumangit talaga. Pag nakabawi-bawi siya sa problema ng thyroid gland, bumabalik yung ganda. Yan, ha, mga pangga. Importante yan. Para malakas tayo. Hyperthyroidism, that is overactive thyroid gland, and autoimmune inflammation of the thyroid, that is Hashimoto's disease. Oh, hapon yan. Pati baga naman sakit ng hapon, magkaroon tayo niyan. Graves' disease. Oh, ano yan sa Bisaya? Tagalog, ano? Libingang sakit. Ayaw ko baga. Paano baga naman Bisayain yan o Tagalogin yan? Or a toxic thyroid can also be due to iodine deficiencies. So here, mga kaibigan, kahit mayroong kang hyperthyroidism, it is possible that it is also caused by iodine deficiencies. In many cases, these conditions respond well to iodine supplementation, with the thyroid returning to normal size without surgery or radioactive iodine. Ayan, mga kaibigan. So here, may mga factor dito sa mga medication. Ayon dito sa mga expert, no? Medications for an overactive thyroid, anti-thyroid drugs interact with iodine. Ayaw ko baga, bakit ganyan? Para na nga sa thyroid gland, mag-interact pa.
medyo hindi maganda yan. Medications for high blood pressure, angiotensin, receptor blockers, ARBs, mga kaibigan, interacts with iodine. Ay, ay, ay. Water pills, potassium sparing diuretics, interacts with iodine. Yan, mga kaibigan. Lithium interacts with iodine. Medication for high blood pressure, nabasa na natin yan, mga kaibigan. ACE inhibitors interacts with iodine. So, you see, doon sa mga mayroong medication para sa hypertension, remember, this can also jeopardize the proper metabolism of iodine in the body. So, makompromiso dito yung thyroid gland, mga kaibigan, no? So, take note with that, and that can be very helpful para sa ating mga kababayan. Now, here, we have the references from our research, mga kaibigan, and you can find that. Now, let us take a look here. Very good ito, mga kaibigan. Ang allium sativum, mayaman siya sa B1, B2, B6, vitamin C. Meron din siyang maraming minerals. Ito po yung manganese, selenium, mga kaibigan. Calcium, phosphorus, sulfur. Nutrients, allicin, dietary fiber, carbohydrates, protein. So, you see, mga kaibigan, when you have this supplementation, you can have enough for the need of your function in your thyroid gland. Yan, mga kaibigan. Napakaganda po yan. So, ang nutrition facts, packed with antioxidant, carotene, and zeaxanthin, vitamin C and B6. Minerals, selenium, magnesium, manganese, iron, and calcium. Yan, mga kaibigan. So, yan po ang napakaganda dito, no? Now, another good information dito, mga kaibigan, iodine. The levels of iodine in garlic are effective for treating hyperthyroidism, thyroid conditions. Ayan, ha? Just imagine, ang allium sativum, mayroon din po yung iodine, mga kaibigan. So, what are these properties of garlic? Antiviral, antibacterial, antimicrobial, protozoal, antifungal, growth promoting. Yan, mga kaibigan. So, yan po, mga kaibigan, ang benefit, no? Kapag meron kang garlic, may iodine na siya, may selenium na siya, okay? So, it can be very helpful doon sa mga may problema sa thyroid gland. Plus, kailangan din po natin ang nigari. Very good po yan, no? Sa mga may problema sa ating mineral imbalance, hormonal imbalance. Ayan, ha? Kaya mag-take po tayo niyan, mga kaibigan. Now, ating pong bigyan daan ngayon, mga kaibigan, ang Power Cells Testimonials ng ating mga kababayan na nagkamit ng lunas, no, sa kanilang mga karamdaman, mga kaibigan. Si Emma Shiason, thank you sa Power Cells. Unti-unti na ako gumaling. Thank God. Kunti na lang ang bloated sa tiyan ko. Wow, thank you, thank you. Thank God, mga kaibigan. Hindi po sinabi ni ma'am kung ano yung dahilan bakit nagbo-bloated, no? Pero by the grace of God, kunti na lang ang problema. Okay? Have a healthy lifestyle and diet para hindi po magbalik. No? Naalaala ko, mga kaibigan, yung kausap ko kahapon ba? Vegetarian naman sana siya. Kaso lang, nung Pasko ba? Nung New Year? Nakakain siyang pizza at suman. Yun lang po ang nakain niya. Naglaki uli ang tiyan niya. Kasi meron siyang tinatawag na ascites, no? Liver cirrhosis. So, hindi po maganda. Tingnan po ninyo, makakailan ng kunti. Maglaki na uli ang tiyan. Magkaroon ng water retention ba? O, kasi ascites yan eh. So, iwas po. Ingat sa diet para hindi po magkaroon ng another complication, ha, mga kaibigan. Si Dois Ciudina Lauriaga,
Hello po, search ko lang po para sa hipag ko na andun sa Nueva Ecija. Nakatira ni, recommend ko po ang power cell sa kanila kasi marami na po ang natulungan sa pamilya na namin ng power cells dito sa Marvel. Uy, thank you mga kaibigan. Thank God mga kaibigan. So, sa ating mga kababayan diyan sa Marvel, more power sa inyo diyan mga kaibigan. At maganda po na mai-share po ninyo yung blessing of God, of the healing of many illness, no? Kasi ang dami mga kahirap ng ating kababayan ngayon. At lalo na ang ating programa, i-share po ninyo ang ating live dito sa Power Cells mga kaibigan. At we pray na magiging blessing itong ating ministry, no? Sa ating Facebook page mga kaibigan. Si Ishmer mga kaibigan, thank you! One pad pa lang naubos ng mama ko, pero nawala na ang pananakit ng katawan niya, pati na rin si Papa. Wow! More power and God bless your product Power Cells Herbal Capsules. Thank you mga kaibigan. And we pray na tuloy-tuloy po yan. Now, ang kaibahan po ng Power Cells, hindi lang po siya pain reliever, kundi tumutulong siya na magkaroon ng rejuvenation yung mga cartilage na mga na-damage doon dahil sa uric acid. Now, wag po nating lagyan ng uric acid ang ating katawan para hindi magkaroon ng tuloy-tuloy na afflection ng ating katawan, no? Marami naman pagkain yan na walang uric acid. Kaya ang pinakaswerte sa atin dito sa mundo, mga kaibigan, ang baka, kabayo, kalabaw, elepante, giraffe. Sobrang bigat yan. Mabigat pa yan sa atin. Mabigat pa nga yan sa leon eh. Pero wala talaga tayong nakikitang nagkarayuma dyan. Ayan ha. So, pero hindi sila kawawa. Malulusog, matataba, hindi payat. Mga kaibigan. So, kumpleto sa nutrition yung ultimong damong kinakain nila. Kapag gulay lagi ating kinakain, ganun din ang mangyari. Kasi binubunot man natin yung damo para itanim yung gulay. Kasi naniniwala tayo yung gulay mas nutritious kaysa sa damo. Kasi kung naniniwala tayo yung damo mas nutritious sa gulay, hindi damo na lang. Pero hindi man tayo naniniwala yan, mga kaibigan. Totoo talaga yan. Ang gulay mas nutritious yan sa damo. Kaya kung nag-enjoy yung mga hayop na yan, yung baka, kabayo, kalabaw, elepante, giraffe, na walang sakit, walang aroy-arayagi, dapat lalo tayo mag-enjoy. Di ba, mga kaibigan? O, yan ang gagawin natin. Si Dams Maulana, opo, almost a week na ako nag-take ng power cells. Unti-unti naaalis ang pananakit ng tiyan, but di pa naaalis pangangalay ng mga paako. Oy, thank you. At least mayroon na pong tuloy-tuloy na healing, mga kaibigan. We encourage you to follow us on our Facebook page na Power Cells para masubaybayan namin po kayo, matulungan kayo sa lifestyle na dapat nating i-adapt, no, mga kaibigan. Mga kaibigan, ang ating pong Power Cells ay ating po itong mabibili sa ating mga outlets tulad ng South Star Drugs, Mercury Drugs, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. So, mga kaibigan, like and follow us on our Facebook page na Power Cells. At mag-subscribe po tayo sa ating pong YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc, mga kaibigan. At doon sa mga kababayan natin, busy-busy, hindi po sila makasama natin sa live, eh, you can follow us, mga kaibigan. And mayroon po tayo mga series of topics there. At napakaganda po ang maidudulot niyan para sa ating mga kababayan. Practical po yan para mapangalagaan natin ang ating katawan. No one need to know most how to take care of our body except we. We need to know our basic knowledge to how to take care of ourselves. And when we know how to take care of ourselves properly, then we will be effective to take care of others. So mga kaibigan, eat your food as your medicines. Because we will be eating our medicine someday as our food if we will not choose the healthy diet and healthy lifestyle. May God bless us.